Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Pele, sa takupong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siya namang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay nanggaling naman sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya ay itago lamang natin sa pangalang Josie. Bueno, basahin na natin ang liham ni Josie. Dear Kuya Pérez, sa patuloy ko pong pagkikinig sa inyong programa, ay may mga natututunan po ako sa mga pinapayuhan ninyo. At hindi ko po sukat akalain, Kuya, na pati pala ako ay magkakaroon din ng problema. Ako nga po pala si Josie, 50 taong gulang at isa na po akong balong. At may kinakasama po ako ngayon. At may 3 po akong anak. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Pérez. Lumayas na kayo rito! Mga walang silbi kayo! Ano ka ba naman, eh, King? Kung makapagsalita ka, parang pinapalamon mo lang kami ng anak ko. Wala, totoo naman ah! Hindi ba? May trabaho din ang anak ko ah! Kaya hindi mo kami palamunin dito. At ako, may trabaho din ako. Buisit kayo sa buhay ko! Eh, lumayas na kayo rito! Bumalik na kayo sa inyo! Bakit? Hindi mo na ba kami kailangan ng anak ko? Oo! Totoo, hindi ko naman kayo kaano-ano eh. Napakasakit mo namang magsalita, Iking. Pinakikinabangan mo rin kami ng anak ko ah. Aba, ano bang pinakikinabangan ko sa inyo? Ha? Biruwisyo nga kayo sa bahay ko eh, hindi ba? Kapag walang bigas, walang ulam, sinang bumibili? Di ba kami ng anak ko? Ah, ipinagyayabang mo pala kapag nakakabili kayo ng ulam at bigas, ha? Bakit? Hindi ba? Kapag walang-wala tayo, kami ang sumasagot dito sa bahay. Kaya huwag mong sabihin na wala kaming pakinabang dito. Hindi kami pagbigat sa'yo. Hindi na! Tama na! Mga buwisit kayo sa buhay ko! Lumayas kayo rito, mga buwisit! Masakit namang magsalita si Tito Iking, inay. Hayaan mo na, anak. Narinig ko kaninang pag-uusap ninyo. Nasasagdan din ako, inay. Anak. Porkit dito tayo nakatira sa bahay nila. Ganun na lang ang panglalait niya. Hindi naman totoo na palamunin lang tayo dito eh. Eh minsan nga kahit lasing siya, inaasikaso ko pa rin siya. Kahit may ginagawa ako. Yay, ano kaya kung umuwi na lang tayo sa atin? Pero anak... Kung tutusin, wala naman tayong obligasyon sa kanya eh. Iwanan natin si inay. Eh, alam mo, napamahal na rin siya sa akin eh. Eh tayo, anong ginagawa niya sa atin? Kapag nalasing na siya, para tayong hayop na pinagsasalitaan niya. Masasakit na salitang natatanggap natin. Ako na lang ang nakikiusap sa'yo, anak. Pagpasensyahan mo na si Tito mo, Iking. Ay, kung hindi ko lang kayo iniisip, inay, baka nasaktan niya kayo. Matagal na akong umalis dito. Pare Ambo, pwede bang dito muna ako? Bakit pare? May problema ba? Oo pare. Nagsalitaan kami ng inay ni Tito Iking kagabi. Napalamunin lang daw kami. Ano? Sinabi niya yun pare? Oo pare. Eh, minsan gusto ko nang paturan eh. Dahil naawa na ako kay inay. Oo pare. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Para hindi kayo palayasin ng inay mo.
Pinapalayas na nga kami, pare. Kagabi pa. Kawawa na si inay. Grabe naman pala itong si Himang Iking, ano? Grabe. Grabe talaga yun, pare, kung nagagalit. Para kaming walang silbi sa kanya. Samantalang kapag nalalasing siya, ang inay ang nag-aalaga sa kanya. Oh, yun naman pala eh. Ewan ko mo dun, pare. Hindi naman dating ganun yun eh. Bago pa sila nagsasama ni inay. Pero ngayon, grabe na kung magsalita. Kuya, bakit naman ganoon ang pagsasalita mo kay Ate Josie? Kung tutuusin, sila pa ang nakakatulong sa iyo. Anong nakakatulong na sinasabi mo? Hoy, Salma, huwag mo kaming pakialaman. Buhay ko ito. Kuya, sinasabi ko lang naman ang totoo. Gusto ko nang lumaya sa mga mag-inang yan dito sa pamamahay ko. Kuya Iking. Oo, pinalalayas ko na nga sila eh. Kagabi pa. Naririnig ko nga ang pag-aaway ninyo ni Ate Josie. Masakit ka namang magsalita, kuya. Nakakasakit ka ng damdamin. Bakit? Kinakampihan mo ba ang mga mag-inang yan? Sige, kampihan mo sila. Mas sila pang kinakampihan mo kaysa sa akin na katugo mo. Mali ka naman, kuya eh. Alam mo, mula nang dumating dito si Ate Josie at ang anak niya, may naglalaban ng mga damit mo. Malinis kang tingnan ngayon. At anong gusto mong palabasin, Salma? Nadugyot ako? Ha? Nung wala sila dito? Sa bahay nito, ganun ba? Ikaw nang nagsabi niyan, kuya. Aba. Hindi ako, ha? Kaya magpasalamat ka sa kanila dahil may nag-aalaga sa'yo sa tuwing nalalasing ka. Pagpasensyahan mo na si kuya, ate. Kung medyo masasakit na salita ang sinasabi niya sa inyo ng anak mo. Wala yun. Nasanay na kami ni Jake. Pero ate, ako na nakakarinig sa mga sinasabi niya. Nasasaktan ako eh. Hayaan mo na. Dahil kapag hindi naman siya lasing, matino naman eh. Paano? Kung nalasing na naman, hindi na ako naniniwala na ang isang lalaking lasing, hindi niya alam ang ginagawa niya. Naniniwala ka ba doon, ate? Alam mo, ang taong lasing, alam niya ang ginagawa niya. Mahina lang ang katawan niya, pero alam niya ang ginagawa niya. Malakas ang loob nila. Kaya nga, Ate Josie, ako na ang humihingi ng pasensya para kay Kuya Iking. Sa totoo lang, kuya, ay tinitiis ko lang ang mga pinaggagawa sa amin ng Iking sa amin ang anak ko. Mabuti na lang at mabait ang mga kapatid niya, kuya. At isa pa, kuya, kung uuwi naman kami ng anak ko, ay wala na kaming lugar sa dati naming bahay kasi nandun na ang dalawa kong anak na may pamilya na rin. Kaya tinitiis ko na lang, kuya, kahit na masasakit na salita ang sinasabi sa akin ni Iking. At bakit hindi na umuwi dito ng anak mo? Saan siya nakituloy kagabi, ha, Jose? Bakit mo siya hinahanap? Kung nandito siya, nagagalit ka naman. Hindi ba siya nahihiya na kung sino-sino man lang na bahay nakikitulog ang anak mo? Nahihiya na daw siya sa'yo.
dahil sinasabi mong palamunin lang kami dito. Ngayon, mas gusto niya ang nakikituloy na lang kahit na sino dyan. Eh, ayahan mo na. Kaibigan naman niya yung tinuluyan niyang bahay eh. Ha! Kapal na mukha. Hindi ba siya nahihiya? Anak ng tukmol naman oo. Eh, hindi naman kita maintindihan kung minsan. Eh, minsan pag nakikita mo siya, nagagalit ka. Eh, kung wala naman, hinahanap mo. Ang inaalala ko lang, ha? Ang sasabihin ng ibang tao? Eh, papaano kasi? Nasaktan siya nung sinabi mo na pinapalayas mo kami dito mag-ina. Ha! Masyado kayong madramang mag-ina. Ha! Bahala na kayo sa buhay ninyo, mga buwisit kayo! Anak, bumalik ka na doon kina Tito Iking mo. Inay, ayos na ako dito sa kaibigan ko. Eh pero anak, nakakahiya sa pamilya ng kaibigan mo. Inay, mas gusto ko pa nga dito eh. Wala akong narinig na mga masasakit na salita kaysa doon kay Tito Iking. Hindi ka ba naaapektuhan sa trabaho mo? Hindi naman po inay. Huwag kayong mag-arala. Okay lang ako dito. O sige. Basta kung gusto mo nang umuwi doon sa atin, umuwi ka na ha. Hindi ba kayo sinasaktan ni Tito Iking inay? Di naman. Eh kapag nalasing lang siya, di naman maiwasan na magsalita ng masakit yung taong yon. May araw din yan sa akin inay. Basta huwag niya akong sasaktan. At pati kayo. Dahil kung hindi, mapipilitan akong gumawa ng masama sa kanya. Anak! Opo inay. Kaya mag-iingat na lang kayo doon. Kung kailangan nyo ng pera, magsabi lang kayo at bibigyan ko kayo. Oh, anong sabi ng nanay mo, pare? Nang mag-usap kayo? Gusto niya kasi na bubalik na ako doon kina Tito Iking. Alam mo, pare, kung gusto mong tumira dito, tumira ka lang hanggat gusto mo. Iisa lang naman ang pinagtatrabahuan natin eh. Minsan kasi, pare, nahihiya na rin ako sa mga magulang mo at mga kapatid mo. Eh, bakit ka naman mahihiya? Eh, laki naman itong bahay, oh. Kesa naman nakakarinig ka ng mga masasakit na salita kay Mang Iking. Eh, yun nga ang iniisip ko, pare. Hindi ko tuloy may pagtanggol si inay kung sinasaktan siya ni Tito Iking. Bakit? Sinasaktan mo siya? Eh, minsan nang nangyari yun pare, nang wala ako. Nagsumbong sa akin ang inay. Eh, pasalamat siya at wala ako dun. Dahil kung hindi, baka kung ano nang nagawa ko sa kanya. Ganun ba? Kala ko, mabait si Mang Iking eh. Eh, naku pare, mabait lang yun kapag tulog. Pero kapag lasing na, grabe kong magsalita. Masasakit na salita, pare. Buwisit talaga, oh. Wala malang ulam dito sa bahay. Ano bang ginagawa mo, Josie? Ha? Eh, hindi pa ako sumahod, Iking. Mamayang hapon pa. Eh, di humingi ka doon sa buwisit na anak mo. Na walang kwenta. Puro kayo mga buwisit sa buhay ko. Eh, diba? Wag mo lang idamay ang anak ko. Wala siya dito eh. Eh, di mabuti. Ha? Mabuti saan kung nandito siya eh. Para malaman niya ano nasasabihin ko. Ha? Lumayas kayo rito. Mga walang kwenta kayong mag-ina. Layas! Ano ba, Iking? Huwag mo nga idamay ang anak ko dito. Wala siya dito. Bakit, ha? Lalaban ka ba sa akin, ha? 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 Lalaban ka, ha? Ha? Walang hiya ka, Iking. Bakit ba ako sinuntok?
Para maintindihan mo yung sinasabi mo, wala akong pakinabang sa'yo. Wala ka. Kapag nalaman ito ni Jack, hindi ko alam kung anong gagawin niya sa'yo. Sige! Tawagin mo yung anak mo, walang kwenta. Magsubukan kami dalawa. Tawagin mo siya! Ikeg! Sa nangyaring yun, kuya, na pananakit sa akin ni Iking, ay hindi ko na sinabi sa aking anak. Dahil kapag nalaman niya, ay baka kung ano pa ang magawa niya kay Iking. Nahihirapan na rin ako, kuya, sa poder ni Iking. Kaya lang wala akong ibang mapuntahan dahil siksikan na kami doon sa dati naming bahay. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Dapat na ba na umalis ako sa puti ni Iking kasama ang aking anak? Sana po, kuya, ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Josie. Alam mo, Josie, kung talagang hindi mo na kaya na pag-isamahan si Iking, abay, bakit ka pa nagtitiis na makisama sa kanya? Alam mo, pasalamat siya. At yung ginawa niyang pananakit sa'yo ay hindi na nakaabot sa anak mo. Eh, hindi mo nagbanta na siya. Na huwag na huwag kang sasaktan ni Iking dahil siya ang gaganti para sa'yo. Abay, delikado yan, Josie. Ha? Kapag nalaman ng anak mo yan, hindi natin alam kung anong gagawin niya. Kaya hanggat maaga pa, Josie, mag-isip-isip ka na kung dapat pa ba na patuloy ka pang makikisama sa lalaking nananakit sa'yo. Huwag mo nang dahilan yung wala kayong mapuntahang iba. Hindi naman dahilan yan eh. Ang isipin mo na lang yung anak mo at yung sarili mo. Ha? Huwag mo nang huwag ka nang magdahilan ng iba. Di ba may trabaho naman yung anak mo na si Jake? At ikaw din, sabi mo, may hanap buhay ka rin. Ang ibig sabihin yan, kayang-kaya niyong umupa na mag-ina ng isang bahay. Hindi ba? Eh, bakit ka nang titiis dyan sa Iking na yan na sinasaktan at pinagsasalitan kayong mag-ina ng mga masasakit? Aba, Josie, mag-isip ka nga. Gamitin mo naman yung utak mo, Josie. Ha? Ano bang napapala mo sa lalaking sinasaktan ka? Eh sabi mo sa anak mo, napamahal ka na sa kanya. Abay, Josie, sa edad mo ba naman yan? Kailangan mo pa ba ang lalaki? Ha? Mag-isip ka, Josie. Eh hanggat maaga pa, kung ako sa'yo, ha? Dahil humihingi ka ng payo. Abay, iwanan mo na yung Iking na yan. Na wala ka namang mapapala sa kanya at wala namang ginagawang buti para sa'yo. Kundi pananakit lang, masasakit na salita at sinasaktan ka pa. Josie, kung susundin mong payo ko, edi mabuti. Kung hindi mo man susundin, abay bahala ka na sa buhay mo. Bakit ka pa lumiyam sa paglamang ito? Yan na lamang ang masasabi ko sa iyo, Josie. Mag-isip ka. Pag-isipan mong mabuti. Kung ano yung sinabi ko sa iyong pinayo ko. At sana makapag-isip ka ng tama. Bueno, iyan na lamang ang masasabi ko sa iyo, Josie, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang
Teles at your service.